had a meeting with the admin of the hospital kanina, and I was proposing na magkaroon tayo ng celebration outside of the hospital for the GS and Neurosurgery Department, lalo na kayo ang winners ng recent Miss Apex. Sana makasama ka. This is the first time na namatayan ka na pasyente, and unfortunately, isang tao na malapit sa'yo. How come I always feel na kulang ako sa mga mata mo? Kami ni Mami, kulang kami sa'yo. Kaya nga ayaw mo na sa kanya, di ba? Kaya kung si Analyn na to, lagi mo kinakampihan. Hindi na dapat sila nagkakagulo. Kaya nga, delikado masabi mo yung totoo eh. I know. Wala naman talaga ang choice, kundi ilihim tong lahat. May klase po ba kayo sa Sabado? Wala. Bakit? Gusto ko po sana sama po kayo sa outing namin eh. Hindi na ako sasama. Mamaya nandun pa si Dr. Tanyag eh, lalong talaga hindi ako sasama. Nay, hindi ko naman po sinabing pupunta po si Dr. Tanyag. Busy po yun. Dr. Santos, I have your key card. Doc! Ano pong ginagawa niyo dito? Ako ang nag-organize ito. Mauna na po kami. Okay. Salamat po. Thank you, Doc. Sige, Kuya. Pumasok. Ay, thank you po. You're welcome po. Salamat. Ikaw mo. You're welcome. Enjoy your stay po. Ah, ang laki. At saka ang lamig. Di ba, Nay? Grabe, ang lambot. Tapos ang kilis ng kama. Ito na po yata yung the best kama na nakita ko ever. Ito ba? Grabe. Ang laki ng lugar. Dr. Santos, Doc. I have your key card. Doc, ano pong ginagawa niyo dito? Ako ang nag-organize ito. Anak? Tayo lang ba ang ganitong kwarto? Baka kasi magtaka yung mga kasamahan mo. Nay, parte po talaga to ng perks ko kasi di ba po nanalo ko as first runner-up sa Miss Apex. Kaya wag ka po mag-alala. Alam mo po, Nay. Sobrang excited po talaga ako na may experience po ng ganito eh. Yung lambot ng kama, tapos ang lamig, tapos ang ganda ng view sa labas. Eh kasi di ba, Nay, buong buhay niyo po hindi na-experience yung ganitong sarap sa buhay. Kaya deserve niyo po to sobra-sobra pa para po sa lahat ng paghihirap mo. Alam mo, anak, hindi ko kailangan yung mga ganito. Sapat na sa akin yung makita kang maging successful, tapos natutupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Okay na sa akin yun. Basta, Nay, kahit ano pong sabihin mo, gusto ko kahit isang araw lang tayo dito na enjoy mo po ng sobra-sobra. Gotcha. Ang lambot ng kama. Just tiki sa po tayo. Ayaw mo ba magtabi tayo? Ay, pwede na po natin itikip. This is mine. Yung sa'yo nandun pa sa puno. Go, akyatin mo. Ito yung sa'kin, no? Sa'yo na yun. Arte-arte naman. Nay! This is for you! Ay, wow naman! Salamat! Ay, anak. Doon ka na ako sa mga kaibigan mo. Okay lang naman ako dito kasama niyo. Ayoko nga po, Nay. Gusto ko po ikaw yung kasama ko buong araw. Clingy daughter ako for today. Talaga? O ikaw, ba't ka kumuha ng buko? Wala pa po eh. Hintayin ko na dagdagan po nila. Good morning, everyone. Hello and welcome. I'm really very happy that this event pushed through because I really think that the GS and neurosurgery departments really need a break. Pero, overnight lang tayo because meron tayong mga pasyente na naghihintay sa atin, right? Anyway, baka isipin ng ibang department na biased ako. Well, of course I am. Coming from the neurosurgery department myself. But this is actually a reward for both departments because of your active participation in Apex anniversary celebration, especially the recently concluded Miss Apex pageant. So now I'd like to call on our Miss Apex,
my beautiful daughter, Doctora Zoey Tanyag, representing General Surgery. And of course, our first runner-up, Doctora Analyn Santos, representing Neurosurgery. Can you both come up and so that we can take a picture? Sila sinisigawan. Plus one ni Doktora Santos ang nanay niya. Ikaw, ano ba ginagawa mo dito? As far as I can remember, conjugal property natin itong resort na to, so I have every right to be here. At bakit pa akong pinapagalitan mo? Eh siya nga tong nambagsak ng buko sa paa ko. Ma'am, hindi ko nga sinasadya. Eh, aksidente yung nangyari. See? Hindi niya sinasadya. Not like you, binato mo yung buko kay Doktora Santos. What if nagka-injury siya? Dad, bakit mo si Mommy pinapagalitan mo? Please go with your mom. Let's go, Mom. Doctora Santos, I'm sorry. May masakit ba sa'yo? Okay lang po, Doctora Tamaan. Halika na, tingnan natin yung likod mo. Pare, pare. Dito ko na lang. Huwag ka nang sumunod kay Linet. Mas lalo ka na paghahalata eh. Oh, guys! Pwede na kayong kumain. Tapos pagkatapos, pwede na mag-swimming. Zoey, tignan mo. Baka patay na yung kuko ko. Mom, ang OA mo. You're good. It's not even swelling, oh. Buti nakasunod ka. Well, syempre, ginawa ko ng paraan. Can't believe na sumama talaga yung Linet na yan sa outing nyo. I know, right? Siya yung plus one ni Analyn. Ma'am Moira, okay lang po ba sa premium room na lang po kayo? Kasi po may nag-o-occupy na po sa suite room nyo. No! Who would occupy my room? Si Doktora Enriquez ba? Naku, hindi po. Sina Doktora Santos and her plus one po ang naka-check-in doon. What? Anak, uminom ka muna. Thank you, Pani. Anak, pa-x-ray kaya natin yan. Nay, sinabi ko naman po sa'yo kanina, di ba? Hindi na po siya masakit, natamaan lang po siya. Dapat siguro, umiwas na lang ako kay Ma'am Moira. Dito na lang ako sa kwarto, hindi na ako lalabas. Nay, di ba andito po tayo para mag-enjoy? Tsaka, okay na po yan, di na po masakit o magsiswimming pa tayo, di ba? Wala pong makakasira sa bakasyon natin. Okay? So, nandito na pala kayo. Nice, no? How does it feel to live way above your means? Ma'am Moira? Iha, magligpit ka na ng gamit nyo. Dahil tapos na ang sweet life nyo rito, ako ang mag-o-occupy ng room na ito. Hindi kayo bagay dito. Bagay! Buti naman naka-experience kayo ng 500 thread count ng bedsheets even just for a few hours. Pero Ma'am Moira, perks po. Anak, okay lang. Sige po, Ma'am Moira, kukunin lang po namin yung mga gamit namin. Okay. Linet,
hindi ko kayo pinapalayas dito sa resort ko, ha? Baka mamaya, eh, magsumbong na naman kayo kay Doc Robert at magpaawa sa kanya. Pakibantayan sila, ha? Baka may mawalang gamit dito. Dito po. Tora, pasensya na po kayo, ha. Ito lang po kasi yung bakanting kwarto. Sa driver po ito. Yung CR po at saka yung shower sa labas. Malinis naman po yun. May konting amoy lang po ng Yossi. Ay, wala akong problema. Okay lang po yun. Salamat po. Doktora, pasensya na po, ha. Ay. Pauna na po ako. Sige po. Ano? Bakit? Kala ko po kasi magiging komportable at masaya po yung bakasyon yun eh. Sorry po, nahayaan ko mangyari ito. Sabi ko pa naman po sa'yo kanina. Mag-relax po kayo buong araw. Eh, bakit po? Kwarto pa rin naman to, diba? Naalala mo, nung bata ka, diba natulog nga tayo sa likod ng pick-up? Oh, tayo pa ba? Eh, sanay na sanay tayo sa mga ganito. Okay lang yan. Oo, Anay. Pero siyempre, gusto ko din po ma-experience mo yung gano'n, yung maganda yung kwarto. Malamig, yung sweet na gano'n. Tapos, sa ganito lang ulit tayo mapupunta. Gusto ko lang kasi sana na yun, perfect sana yung bakasyon natin. Anak, wala kang kasalanan, ha? Tsaka, huwag ka nang malungkot. Alam mo ba, may mga bagay dyan na mas nakakalungkot pa. Katulad na lang ng may kama ka nga, malambot nga, malamig nga itong sa kwarto mo. Pero, meron ka namang malubhang sakit. O di kaya, nasa suite ka nga, malaki yung kama mo. Pero, wala ka namang katabi kasi masama ang ugali. O dito, wala namang problema. Iisang kama? O, diba gusto nga natin magkatabi tayo? Alam mo, anak, ang importante, magkasama tayong dalawa. Diba? Yaan mo na eh. Kahit maliit lang po yung sahod ko. Promise mo ba? Bakasyon po tayo. Tapos, mag-check-in tayo sa Ingranting Suite Hotel Room. Tapos hindi nila tayo mapapalis dun. Sige, gagawin natin yan malang araw. Pero sa ngayon, mag-enjoy ka muna dito, ha? Swimming ka na itong sa labas. Dito muna akong papahinga muna ako, ha? Huwag ka nang malungkot. Salamat po na yan. Sorry po ulit. Oo naman. I got you. Swimming na doon, sayang yung araw. Sige na po. Huwag ka na malungkot. Sige na, mag-swimming ka na doon. Dito muna. Buti naman yung kama. Kung mag-stay dito, doon ka po sa labas. Maganda yung view. Pinagtitripan nila tayo dito. Hindi, anak. Sige na, mag-swimming. Tutulog na lang ako dito. Akala mo hindi dadating si Moira, no? Di ka makakadda moves kiminit. Hindi naman yun yung intention ko. Gusto ko lang na sila makita. And gusto ko lang ibigay sa kanya ulit to. What for, pare? Lynette, para sa'yo.
Bakit? Para maalala mo pa rin ako kahit hindi tayo magkasama. May I? Masaya ka ba talaga? Naniloloko mo ako? Masaya ka ba talaga? Nainuutong mo ako? Itutuloy ko yung annulment para pwede maging tayo. Ikaw ang gusto ko, Lynette. Kahit mangyari yun, hinding-hindi magiging tayo. Kaya pwede ba? Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ito, isama mo yan. Wala namang ibang pagbibigyan kundi si Lynette. Gusto ko lang magkausap kami as normal people. As parents. Dalawang tao nagkakilala nun na walang halong mali siya. Good luck dyan, pare. Nandyan si Moira. Tsaka parang iniiwasan ka na rin naman ng tao eh. Maybe we can talk outside the resort. There's a cafe a few blocks away. Okay, I should send her a note sa kwarto nila. Tayo sa library, nandito tayo sa pool, pwedeng lumangoy. Correct! Alam niyo, mamaya nyo na ako guloy. Nagbabasa ako ng medical article dito. Ganda kayo. Kendo. Si Regan, saan pala? Di siya sa mama? Nagtatanong lang ako! Sa inyo, punta niya na exclusive to para sa mga GS at neurosurgeon. Oo nga, baka kami nga sabit lang. Oo, salikit-kit lang kapatid. Libre outing. Pero ang narinig ko is hahabol daw siya. Yes. Ay, naman pala. Actually, Dok, kararating niya lang. Pinusunod siya ni Dr. Tanya kasi nag-perform siya dun sa talent portion. Ah. In a while lang siguro lalabas yun. Tarampa na yun. Ah, may reward si Regan. Yes, may reward. Regan! Ay, nako, Analyn. Hanggang dito ba naman? Feeling genius ka pa rin? Bakit hindi mo na lang i-BP yung mga staff dito if you're that boring? Alam mo, Zoey, iba-iba tayo ng trip. Kaya kung di mo trip yung trip ko, eh di pabayaan mo ako. Oo nga, kami nga. Gusto namin mag-zumba, di ba? Go! 5, 6, 7, 8! Single! Double, single! Double, down, and wave! Lower! Tama na! Alam mo, Zoey, kung ayaw mo sa akin, eh di lagpasan mo na lang ako. Naghihintay sa mga friends mo. You know what? I have a feeling na nahihiya ka sa katawan mo. Medyo chubby ka kasi. Kulang sa core workout. Not swimsuit ready, I guess. Zoey, proud ako sa katawan ko. Ay. At dapat lahat ng katawan sineselebrate. Kasi lahat tayo ay work in progress. Confident much? Oh. At kung ano yung nakaramdaman ko para sa sarili ko, yun yung mas importante, hindi yung itsura ng katawan ko. And I happen to like myself. At dahil dyan, suma! Okay, sige. Ang hirap naman yan. Sige! Sige! Whatever. Zoey! Suma! Suma! Hey! Zoey! Hey! Sige! Sige! Sakit sa mata. Hoy! Ano? Magpapatalo kayo dyan? Ah! O syempre, hindi do. Umpisahan ko na dasa ko dyan. Okay. Let's go! Go, doctor at nurses! Ay, wow! Go, nurses! Go, mga nurses at doctor!
Ikaw, kasama ka na kasi noon. Ay, hindi. Dapat kasama kita. Hindi. Ayaw. Ay, ikaw na. No. Dr. Santos, hindi ka pa magsiswimming? No, ayan na po. May binabasa pa po ako eh. Nandito tayo para mag-relax. Mm-hmm. Ay, parin pa pang weekend. No! Ay, Doc! May something dyan sa upuan mo! Ala! Ala, ano yan? Ah! 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 Ay, Nurse Evan! Nurse Evan! Ibalik mo yan! Dr. Santos, you should be confident. You should be proud of yourself. You have Miss Apex first runner-up! Not too bad, Analyn. Pero sana, bawasan mo yung kaplastikan mo, ha? Anong kaplastikan na naman sinasabi mo? Kunwari ka pa, ayaw mo mag-swimsuit, pero ready ka naman. Kailan ko sinabi na ayoko mag-swimsuit? Gusto ko lang naman kanina na magbasa muna ako at napilitan lang naman ako kasi tinanggal ni Nurse Evan yung cover-up ko. Pwede ba mag-enjoy ka na lang? Fun-fun lang naman to eh. At di ko kasalanan kung bakit mas pinalakpakan nila ako kaysa sa'yo. Alam mo dapat sa'yo, mabawas-bawasan yung kayabangan mo. Huwag na ho kayo maging insecure kay Dr. Santos. Maganda din naman ho kayo, tsaka matalino eh. What? Me? Insecure? Ito naman, dalawang positive po yung sinabi ko na word. Yung nega pa talaga yung natatandaan nyo. Huwag na nga ganun, Doc. Pala nga kayo dyan. Okay ka lang? Thank you, ah. Pogi mo ngayon, ah. Ano? Sabi mo? Pogi mo ngayon. Uy, ikaw, ah. Hi, ma'am. May nagpapabigay po sa inyo. For me? Yes po. Sabi, i-deliver ko lang po dito sa room nyo. Thank you. You're welcome po. Thank you din po. Sige, ma'am. Ako na po. Gumagawa ka talaga ng paraan para masolo mo si Lynette, no? May pa-outing ka pa nalalaman? Kung yan ang iniisip mo, problema mo na yan. Today, I just want you to have this back. Inapon ko na yan, diba? Eh, bakit binabalik mo na naman sa akin? I just want you to have it. Wala nangyaring tama sa mga plano mo. Ano naman, this is a sign. A sign of what? Tigilan mo na si Lynette. Paano ka nakapag-donate ng 200,000 pesos? Kasi po, ma'am, meron pong anonymous donor po na nagbigay po ng pera para po dun sa foundation na tinutulungan ko. Ano pang meron yung Analyn na yan na kailangan mo maglabas ng ganong klaseng pera? Special ba siya? Oo. And now, ipaglalaban ko na siya.